Istorbo mo ako. Buwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Hoy, kahit nagtitin nalang ako ng bulak lang, tinuruan ako ng magulang ko na rumispeto, gumalang. Ikaw, wala ka nun. Kala ko pa naman ang bait ka. Kala ko bayani ka. Hoy! Ayabang mo! I'm sorry. Pagsabihin niyo itong driver niyo, kala mo nabili ang kagi. Napakayabang eh. Oh, imposible talaga yata kami magkaayos ni Rosari. Ba't di mo kaya aranain? Ayoko nga. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako sulit mo na pag-ibig ako. Ang sese ako po. Kasi hindi man diretso ang sinabi sa akin ni Rosario. Naramdaman ko po na pinatawad niya na ako. Nabawi ko na po ang kaibigan ko. Naku! Masayang-masaya ako, anak, para sa iyo. Nakakatuwa naman. Ay, sandali. Ikaw ba nasabi mo sa kanya ang tunay na dahilan? Kung bakit ka nag-desisyon na lumayo sa kanya? Luli, hindi pa rin po eh. Pero pangako ko po sa inyo, kapag natapos ko na ang misyon ko, gagawin ko po yun. Nyit! Misyon? Akala ko ba tapos na yan? Pinag-usapan natin yan, di ba? Ang sabi ko sa'yo, anak, huwag mo na ituluyaan. Mapapahama ka lang. Kung naman eh, magbula nung matay si Kuya Sito, si Picoy, si Asyo, ikaw, kayo na lamang natitirang pamilya ko. Ayoko. Anong mangyari sa'yo, anak? Nag-iingat naman po ako eh. Sa akin, hindi ko hayaan na may mangyari sa akin masama. Lagi kitang iniisip. Si Asyo, si Picoy. Kaya ka ba may mangyari sa akin? Kaya kanya ako yun. Halika na! Sige na ka. Hindi tayo. Bossing, nung huli tayo nag-usap, maraming gumugulo sa isip ko. Marami akong disigurado sa sarili ko. Lalo nang tungkol sa misyon ko bilang tagabantay. Ngayon, alam ko na ang dahilan. Alam ko na kung bakit parang ang hirap sa akin ang gampanan ng misyon na yon. Simula kasi nung nalaman ko ang tungkulin ko bilang tagabantay, nagulo ang buhay ko. Napalayo ako sa mga taong mahal ko, sa mga bagay na importante sa akin. Hindi ko kakayanin yung bossing. Hindi ko naman gustong talikuran ang misyon ko. Pero hindi ko rin kayang mawala sa akin ang mga taong mahal ko at ang mga bagay na importante sa akin kapalit ng misyon ko. Ngayon, unti-unti ko na silang nababawi at masaya ako doon, bossing. Masaya ako kung nasan man ako ngayon. Ang kailangan na lang, magampanan ko ang misyon ko. Maipalabas ko ang mga sandata ng bakal na krus. Hello, Rosario. Busy ka ba? Pwede ba akong dumaan dyan? Wow! Ikaw na ba yan, Juan? Aba, ipapaalam ka na ngayon, ha? Hindi ka na basta-basta sumusulpot dito. Eh, siyempre naman. Ayaw kayang mag-visit ka ulit sa akin. Pwede ba kita makausap? Oh, magkausap na tayo. Ano ba yun? Eh, gusto ko sana sa personal. Saka, gusto ko kita makita eh. Pwede ba ako pumunta dyan? Sige! Tal, parang kailangan din kitang kausapin tungkol sa nangyari nung nakaraang araw. Pero mamayang gabi na kasi marami pa akong trabaho eh. Kita tayo mamaya. Sige. Hello, Ma'am Pepe. Juan, kailangan natin mag-usap. Magkita tayo mamayang gabi. Ah, sige. Palimig ka muna rito habang mainit pa ang manhan sa'yo ng mga otoridad. Walang problema.
Kailan ba ako kikilos? Kailan ko ba hanapin ang vigilante yan? Babalikan kita dito. May damit sa kwarto, may pagkain na rin dyan sa kusina. Huwag ka lalabas. Naintindihan mo? Kailangan ko ng armas. Mahirap na wala akong proteksyon. Ito. Sabihin mo sa amo mo, gusto ko siyang makilala. Salamat. Best friend, police! Juan, Asyong! Bakit ako, sir? Ano kailangan ninyo? Katingin ko mo kasi nababalit ang vigilante. Sa unang tingin nga, kala ko ikaw eh. Pero malabong ikaw yan, Juan. May pakialam sa kapwa niya yun eh. Nakakatulong sa pagsugpo ng krimen. Sinasabi mo nga, may pakialam ka lang sa mga taong malalapit sa'yo. Pero sa problema ng iba, labas ka na. Ama. Kael, gusto mo malaman kung nasa ng vigilante. Ibibigay ko siya sa'yo. Paano? Meron ako pagagawa sa'yo. Sabihin mo lang, Ama. Kaya ko lang, Juan. Ako na lang maglalabas ng mga sandata sa bakal na krus. Ako na lang mag-isang lalaban sa mga aswang. Ako na lang magsasakripisyo. Pero hindi pwede. Hindi ko kaya mag-isa ang labang ito. Hindi ako ang tagabantay. Pero inaamin ko sa inyo. Masaya po ako ngayon sa pagiging vigilante ko. Dahil nakakatulong po ako sa kapwa ko. Naiintindihan kita, Juan. Gusto mo yung tumutulong ka sa kapwa mo. Gusto mo maging vigilante. Ayaw mong isakripisyo ang relasyon mo sa pamilya mo. Pero, gusto mo rin may palabas sa mga sandata sa bakal na krus. Gusto mong gawin ang misyon mo. Gusto mong lahat. Wala kang gustong bitawan. Masama po ba yun? Sa karaniwang tao, hindi. Pero para sa isang tagabantay, sa isang tao na nag-iisa ang misyon sa buhay, hindi pwedeng lahat sa'yo. Kailangan mong mamili. Kailangan mong magdesisyon. Kaya wala kang focus. Kaya hindi mo nabibigyan ng atensyon o paghahanda mo sa misyon ng bilang tagabantay dahil nandun ka sa labas. Nagsasayang ka ng oras sa pagiging vigilante. Mas malaki ang responsibilidad mo na dapat mong gampanan kaysa dyan. Ayoko ipahamak ang buhay mo. Ano? Mahal mo ko, susundin mo ko, nakikinig ka sa akin. Maging tapat ka naman sa akin, ano ba talagang gusto mo? Kailangan mo mamili. Kailangan mo magdesisyon. Rosario.
Pasensya ka, nakararating ko lang. May problema ba? Wala. Ano nga pala yung sasabihin mo? Gusto ko lang sanang humingi ng sorry sa'yo para sa mga nangyari nung makaraan. Napag-isip-isip ko kasi na wala namang magagawa kung kikimkimin ko yung galit ko. Kaya, pinapatawad na kita. Hindi na ako galit sa'yo. At magkaibigan na ulit tayo. Juan, narinig mo ba yung sinabi ko? Oo. Sorry, oh. Siya nga pala, may nakalimutan ako eh. Meron pala akong lakad ngayon. Pwede ba sa susunod na araw lang tayo magkita? Sa ako lang sasabihin yung gusto kong sabihin sa'yo. Sige. Apat na lalaki ang nanloob kani-kanina lamang sa isang convenience store sa panulukan ng Jimenez at Delgado. Base sa CCTV, sinubukang tigilan ng vigilante ang mga holdupper. Subalit matapos tutukan ng baril ng isa sa mga holdupper, ay wala nang nagawa ang vigilante kundi patakasin ang mga suspect. Bes, pre, narinig ko kanina yan sa convenience store. Pero hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kalokohan lang yan. Ikaw pa, alam ko naman na kahit tutukan ka, alam ko naman papalangke. Totoo ang sinasabi niya sa balita, Asyong. Wala akong nagawa. Kaya nakatakas sa mga holdupper. Paano mangyayari yun? Tsaka ano ba talaga nangyayari sa'yo? Sir, sabi ng si Kyudo, may nakita siyang tato doon sa isa sa mga suspect. Wala akong pakialam sa mga holdupper na yan. Nandito tayo para sa vigilante. Sir, may witness doon. Nakita nila kung saan direksyon tumakbo ang vigilante. Sige na, ako nang bahala dyan. Nakita mo yung vigilante galing dito kanina, di ba? Opo. Lumabas mo dyan sa kantoran. Tapos, sinundan ko. Punta po sa kabilang kanto. Doon po sa hindi ng mga bulaklak. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Opo, sigurado po ako. Sige. Salamat. Doon tayo sa bilihan ng bulaklak. Baka may nakakita sa vigilante. Kanina natutukan ako ng shotgun sa ulo. Nanigas ang buong katawan ko. Wala akong nagawa. Sprint, huwag mo sisihin sarili mo. Pero iba to, Asyong. Ilang beses na ako natutukan ng baril sa ulo. Pero nakakalaban ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kanina. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Naisip ko si Rosario. Si Rosario? Excuse me, miss. Pwede magtanong. Ikaw? Ikaw din? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Malamang dito ako nakatira. Eh ikaw, kung pinuntahan mo ako para humingi ng tawad sa akin, pwes marigas ka dahil hindi kita patatawarin. Bakit naman ako hingi ng tawad sa'yo? May kasalanan ba ako sa'yo? Sandali, miss. Hindi kami nagpunta rito para makapag-away. Nandito kami para kumuha ng impormasyon tungkol sa vigilante. Vigilante? Ano naman kung nalaman ko dun? Ang sabi nila dito daw tumakbo. Nakita mo ba? Naisip ko lang na kung merong mangyayari sa akin na hindi maganda, na baka hindi na kami magkita. Naisip ko kayo nila, Lola Bilen. Tipik ko ikaw. Alam ko kapag napahamak ako, sigurado masasaktan kayo. Nakauna-una ang pagkakataon na Asyo. Nakaramdam ako ng takot. Natakot ako mamatay. Natakot ako maiwanan ko kayo. Dahil alam ko kung gaano kasakit na mawala. Dahil naranasan ko na ito nung bata ko. Nung mamatay si Father Sito, alam ko ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Mukha ba akong sinungaling? Pwede ba? Wala akong panahon para makipagpersonalan sa'yo. Kung wala kang maibibigay na impormasyon tungkol sa vigilante na yan, sabihin mo lang dahil inaaksaya ang mga panahon na. At wala akong panahon para sa'yo. Ibang klase ka talaga? Ikaw na nga yung nagtatanong, ikaw pa yung mayabang. Hoy, Ambong! Wala kang kwentang pulis, hindi ka magaling, at sana hindi
hindi mo mahuli ang hinahanap mo. Tabi! Masaya-masaya ako, Rosario. At nagkasundo na ulit kay ni Juan. Ako nga rin, Hoy. Sabi ko naman sa inyo, masaya ako na naging magkaibigan na ulit kami ni Juan. Ako, pagpasensyahan mo na yung mokong na yun. Kubisan talaga eh. Makulit, bilyo. Oo nga, Hoy. Pero okay lang ho yun. Sanay na ako. Pero alam mo, anak, ang talagang pinagkapasalamat ko, nagkita ulit kayong dalawa. Oo. Bakit naman ho? Naman! Bilang kaya nung una kanya makita, aba, nagdesisyon. Gusto na niya magbagong buhay. At ang sabi niya, iwas gulo na raw siya. O, di ba? Naku, alam mo ba, may sinabi pa sa akin yan. O, sa sabi sinabi ko. Ang gusto niya, baguhin niya ang buhay niya para pagdating na araw, meron siyang ipagmamalaki sa'yo. O, ganda mo! Salamat, ha, sa pag-iintindi mo sa apo ko. Hahanapin natin mga hold-upper na tumira sa convenience store. Ako ang dahilan kung ba't sila nakawala. Kaya ako rin naman dadala sa kanya sa kulungan. Masabuti pa siguro, Asyong, mag-iwalay muna tayo. Puntaan mo ibang tropa mo. At pupuntaan ko ibang mga kaibigan ko para makibalita sa kanila. Sa amin na impormasyon ko sa mahanap si Frank. Good. Things are going well as planned. Kapag nalaman ng vigilante yung impormasyon na ito, sigurado akong pupunta niya si Franco. Kael, kapag nangyari ito, siguraduhin mong natungka at nakahanda kayo. Kakaintindihan ba tayo? Konting tiis na lang. Magkakaharap din tayo. Kung sino ka man, mapapatay din kita. Sama. Kain kasi ng kain eh. Di ka na kasi yung bagong. Asyong, bakit kasama si Kentin? Eh, best friend, na-informasyon daw siya. Kentin? May alam ka tungkol doon sa hold-upper sa convenience store? Hindi sila. Yung napabalitang leader ng isang sindikatong nakatakas. Si Franco. Nakatakas si Franco? Best friend eh, di natin nabalitaan. Pero si Kentin, alam niya daw kung saan tatago. Alam ko kung saan yun. At sasabihin ko sa mga polis. Para yung reward money sa akin. Di ba? Kapag di mo sinabi sa akin kung saan tatago si Franco, ipiprikto kita. Sasabihin ko na sa isang safe house na botas. Andun sila. Ah, mungkin sekarang kau tak akan larikan diri lagi.
araw na rin ako nagtatago dito. Ano talaga balak nyo sa akin? Plano ng kliyente ko. Kailan ko ba talaga makikilala yung kliyente mo? Gusto ko lang itanong sa kanya kung bakit niyo ako talaga pinalaya. Ba gusto niyo sa akin? Kailangan ko mabalik sa kulungan ulit si Franco. Dahil kung hindi makangalikulit ang buhay ng mamahal ng matikal, nandito na ako kasumbuan na takot.